Kulang pa ang kaalaman tungkol sa bagong COVID-19 variant na Omicron. Pero ngayon pa lang, nangangamba ang ilang empleyado at negosyante kahit bakunado na sila. Siguro sir, pwede nga labanan sir kasi anong kuha naman ng nakavaccine naman sir. Yun naman talaga yung purpose ng vaccine. Gusto ko maniwala pero syempre minsan sabi nga nila kahit fully vaccinated ka, hindi pa rin naman safe na pwede ka mahawa, pwede ding hindi. Kasi mamaya mag-lockdown na naman, apektado na naman kaming mga tulad niya rider, angkas. Mamaya ipagbawal na naman yung passenger. Pero ayon kay Presidential Advisor for Entrepreneurship, Secretary Joy Concepcion, hindi kailangan ng bagong paghihigpit para labanan ang Omicron. Sapat na para sa kanya na ipagpaliban muna ang planong ibaba sa Alert Level 1 ang Metro Manila. Nasa ilalim ng Alert Level 2 ang National Capital Region ngayon. Marami ng mga negosyo ang nagbukas na at marami na rin ang mga customer na lumalabas. Ayon naman sa Cebu Chamber of Commerce and Industry, sang-ayon sila sa desisyon ng Cebu City LGU na limitahin lamang ang pagbubukas ng mga establishmento sa mga bakunado na individual simula Enero para maingganyo na rin ang publiko na magpabakuna. Ayon kay Bangko Sentral Governor Benjamin Jokno, sa ngayon hindi sila nangangamba dahil sa Omicron. We will continue our accommodative monetary policy until needed by the national government. We're not so concerned with the new virus, or with the new variant rather. I think there's too much exaggeration on the impact of that. I think the best thing to do really for the Philippines is vaccinate. Para kay Socio-Economic Planning Secretary Carl Chua, dapat tratuhin na ang COVID-19 na isang endemic na sakit. Ibig sabihin, dapat asahan na hindi na ito mawala sa Pilipinas tulad ng trangkaso at hindi praktikal ang solusyon na lockdown para rito. Warren De Guzman, ABS-CBN News.